Na makausap po, alam naman natin na sa ilang araw na lamang po tayo ay nasa papasok na naman sa tradisyonal na panahon ng undas kung saan karamihan sa ating mga kababayan ay pupunta sa mga puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Makakausap po natin ngayon sa linya ng komunikasyon para alamin ang paghahanda, ang preparasyon at maghingi din tayo ng konting insight sa kanila. Sa ako kasi ang katanungan ko ngayon, ang mga pinagkaiba na ngayon dahil galing nasa post-pandemic time na nga tayo. Although may COVID-19 pa rin, nasa post-pandemic time na tayo, gusto ko lang din malaman kung ano siguro yung mga pinagkaiba na noon at ngayon. Nandiyan na po sa linya si Miss Jocelyn Buendia ng Eternal Balagtas, Balagtas Batangas City Branch. Miss Jocelyn, magandang tanghali po. Daryl Justin po ng DWIZ at Aliu 23. Good afternoon po, Sir Daryl. Magandang hapon po sa lahat po na nakikinig sa atin ngayong hapon na ito. Ayun po, ma'am. Magandang hapon. Ma'am, unahin ko na po muna ito kasi ito mainit na mainit. Kamusta po ngayon ang lagay ng panahon dyan sa may Batangas area po? Sir, actually, non-stop rain po ang ating nararanasan ngayon. Medyo may kalakasan din po yung hampas po ng hangin. Ano po, though ang aming company po, ang management po ng Eternal Gardens po is nag-advise na since we're under signal number 2 po ngayon sa Batangas City is pwede na po kami mag-shortened, umuwi ng alas 3 ng hapon po maya-maya lamang. Okay. Kaya gano'n din po, nag-advise na rin po kami sa aming mga sinasako po ano po sa ating mga kliyente na wag na muna po silang lumabas at napakadelikado po talaga. And hanggang alas 3 lang nga po ng hapon ang aming opisina ngayong araw na ito. Oh, so shortened work hours kasi nga syempre para na rin po sa kaligtasan ng inyong mga kasamahan dyan sa Eternal sa may Balagtas, Batangas. Tama po? Opo, sir. Ayun. So ma'am, kakambyo na ako ng konti. Punta naman na tayo sa usaping undas. So gusto ko lang malaman ma'am, dahil ilang araw na lang po mag-uundas na. Ano po ba ngayon ang mga ano na yung mga nagawa at patuloy na ginagawa ngayon ng Eternal Balagtas sa Batangas para maihanda ang ating lugar para sa mga kamag-anak o sa ating mga kliyente saka sa mga pamilya at sa mga individual na pupunta po sa inyong branch para i-celebrate o igunita ang undas ngayong taon. Opo, sir. Salamat po. Sir, bali po sa ngayon po, we are 70% prepared na po para po sa darating na Undas 2024. Naglabas na po tayo ng mga anunsyo, ng announcement po sa ating mga pages, sa Facebook page po natin about ano po yung oras ng pagdala po sa pecha po ng October 31 to November 2 po, tayo po ay 24 hours open. Okay. And sa mga ibang araw naman po, is regular hours po tayo. Mm-hmm. Now, ang interment po natin, hanggang October 29 lang po kami nagtatanggap. Mm-hmm. At mag-resume po ang regular transactions po on November 4 po. Mm-hmm. Sa ating pong chapels operations, kasi po ang Eternal Balagtas po ay nandito rin po sa loob ang Eternal Chapels natin. Okay. 24 hours po ang ating operational schedule po. Mm-hmm. Ayun ma'am. So, sige pa, go ahead po. For our preparations po, sir, we did mga konting pruning po ng mga puno. We did yung mga pagpipintura po ng ating mga parking spaces po, ng designated parking spaces. Mm-hmm. And of course, yung ating pong paglalagay po ng ating mga signages. Mm-hmm. Para po kung saan po ang tamang parking, kung saan po ang likuan. One way po kasi ang mangyayari dito sa Eternal Gardens Balagtas, okay, sa Undas po. Mm-hmm. Ayun. Miss Jocelyn, another question po para dito. So, gaya nga nasabi ko nida bago ko po kayo pasok sa ere, nasa post-pandemic, medyo new normal time na po tayo ngayon, ma'am. Ano po ba yung mga trend siguro na napansin po ninyo dyan sa may Eternal Balagtas compared nung time ng pre-pandemic, this was before 2020, nung pandemic time na kung saan napaka-restricted ang paglabas ng mga kababayan natin at saka ng mga taong gusto bumisita sa kanilang mga mahal sa buhay, compared ngayon, ano ba may napansin ba kayong trend in terms of sa dami ng taong pumupunta, sa ginagawa ng mga bumibisita sa araw ng undas?
Opo. Well, ngayon po, Sir Darrell, is actually they are going to the new normal. Mm-hmm. The threat of COVID-19 po is parang slowly being irregular, ano na lang po, disease na lang siya. Mm-hmm. Though, patuloy pa rin naman po yung pag-a-advise po natin ng pag-iingat po, ano po, kung may mga sakit, they should wear mask pa rin. Pero open na po kasi tayo talaga sa mga visitors. Mm-hmm. We even actually have activities po para po mainganyo nga po natin ang ating mga visitors to visit the park. Mm-hmm. Now, sir, ang napansin ko po is, yes, totoo po yun, unti-unti bumabalik sa normal na dami ng bulto ng bisita po ang pumupunta po kapag araw ng undas, na-spread out lang po sila. Okay. Mm. Lalo na po ngayon, magiging long weekend po itong ating undas. Tatamaan po is Friday, Saturday, Sunday. Mm-hmm. So expected po namin na yung volume po is mahahati po talaga dun sa mga weekend po. Oh yeah. Oo, kasi nataon na niya na itong November 1 po, eh natapat nga ng Biyernes, ay nagkataon na long weekend. Yes, talaga maraming uuwi. As I think, tapos 31 pa lang ng tanghali, nagtama ba ako? Naglabas na rin kasi ng announcement ng gobyerno kung saan dineklara nila na half day ang trabaho sa mga government offices noon. So maraming magsisipag-uwian ng 31 pa lang at mag-overnight na sila dyan. Kasi parang isa na ata yan, ma'am, sa mga bagong bonding activities yung ginagawa ng mga pamilya, lalo na pag-undas. Tama po, sir. Opo. Ayun, ma'am, na-mention niyo po kanina na mayroon po kayong mga inihandang activities dyan sa Eternal Balagtas, Batangas. Pwede niyo ba kami bigyan ng idea o mag-share ng konting information kung ano yung mga inihanda ninyong activities po para sa undas? Yes, sir, of course. Thank you po, para po ma-i-announce din nga po natin sa mga kababayan natin. Starting po ng October 31 po, actually, meron na po tayong activity. This one naman po is to advertise our new company, Eternal Paw. Mm-hmm. So, we have this Eternal Paw Parade. So, sa mga pets po natin, dito sa mga taga-Batangas, we're inviting them po to register their pet. October 31, magkakaroon po tayo ng konting fashion show ng mga pets po natin at 4 p.m. po. Now, ang required lang po, sir, is dapat po vaccinated po yung pets natin. Okay. They have leash and naka-diaper po. Mm-hmm. They will be getting free treats po, some goodies po, and syempre may chance po to win cash prizes po. Ayun. And then, yes po. And then on November 1 naman po, at 2 p.m., we're inviting all kids po, will be holding a Halloween party for the kids. Mm-hmm. So may free face painting po tayo, and free loot bags naman for the kids po. So we invite them to dress up as well. Okay. Dire-diretso po yun. At 4 p.m., we'll be holding the Undas Holy Mass po natin at the park. Followed by candle lighting activity for a cost po yon. Ayun, oh, and then, yes, that will be done po by most of the branches, yung candle lighting activity po. And then, ang aming pong culminating activity would be at 7 p.m., an acoustic soul serenade for everyone naman po at the park. Ayun. Though meron po akong na-mentions nga po ng mga activities, hindi po dapat mag-worry yung ating mga clients and visitors kasi we provided a specific time po for quiet time para naman po sa ating mga visitors who would like to, syempre, pray and do their respects for their beloved loved ones po. Mm-hmm. Ayun, actually, Miss Jocelyn, nakakwentuhan ko nga na isang beses si Sir Joey Rivera ng Eternal Group. So, pwede ba enlighten na natin ulit, ma'am? Kasi isa din sa mga napansin ko nga na medyo interesting at alam ko marami sa mga nakikinig at nanonood ngayon ang interesado, yung candle lighting for a cause. Pwede niyo ba kabibigyan ng backgrounder or idea kung para saan yung cause, paano ba makapag-participate yung ating mga kababayan dyan, lalo na yung mga bibisita sa Eternal? Yes po. Bali po, we have a display of, we're selling actually candles po at the branches po. We display it sa aming mga cashier booths, dito sa aming front lobby, inviting our clients, our friends po, our relatives to purchase one candle po. And that candle will be lighted on November 1st po. So actually, pag nagbayad po sila, iwan nila yung candle. And the proceeds po ng candle na to would be used po by Eternal Group nga po, Eternal Gardens,
for yun sa mga kids po, we have selected po, we're in partnership with Make-A-Wish po Foundation. So we'll be granting a wish po ng mga bata po na selected beneficiary po ng Eternal Gardens po. Ayun, hindi lang basta nakapagbili, hindi lang basta nakabili ng kandila at nakapag-alay in loving memory of your departed loved ones, kung hindi nakatulong ka din sa cause na iyon, 'di ba, ma'am? Yes po. Mm-hmm. Yes po, sir. Ayun. Konting katanungan na lang po, Ms. Jocelyn. Sa usapin naman ng seguridad at saka yung mga do's and don'ts, baka pwede niyo kaming bigyan ng information din diyan, ano ba yung mga pwede at hindi pwedeng gawin, kasi tanong ko lang po ito kasi yung mga kababayan natin minsan mas prefer nila na pagpupunta sila before undas. Gusto nila yung sila na yung naglilinis nung area kung saan nakalagak yung kanilang mga loved ones. May yes, in-offer ba doon ng Eternal or meron ba kayong mga certain do's and don'ts na pwedeng as a reminder na rin sa ating mga kababayan na nagbabalak in the coming days na pumunta at maglinis or hindi kaya mag-prepare before they spend their day at sa inyong mga sa inyong chapels and gardens dyan sa Batangas? Apo, sir. Well, actually, sir, that will be a lot of help din po sa amin po since ito nga po at binabagi tayo ni Typhoon Christine. So, those clients po na gustong mag-help out din sa paglilinis, though we're doing our best po to make the park prepared po talaga para sa karating na undas, ang paglilinis po na kanya-kanya, kung gusto po talaga nila, it's papayagan lang namin po until October 30 po. Okay. Apo. And then with the security naman po kasi, we've already had our coordination meeting po with the local government po, like the TDRO, sila po yung sa traffic management namin, City Health. Nito lang po itong October 22, we did a sit down meeting with them para po mabantayan po talaga namin yung ating security and traffic. So nandoon din po sa meeting po namin ang Barangay Balagtas Chairwoman po, and we have the Bureau of Fire po, pati po ang CDRRMO po ng Batangas, ang local government po, nandito rin po sila. So napag-usapan po namin yung mga drop-off points, kung saan po yung mga choke areas po ng traffic para po maiwasan namin yung masyado pong gambala sa trafiko po. So meron po tayong ipoprovide na tamang daanan po ng mga foot traffic, yung mga sa tao at yung sa mga sasakyan naman po. Okay. Now for our mga pinagbabawal po, bawal pa rin po ang mga liquors, bawal din po ang gambling, pati po yung harmful weapons po, bawal pong dalhin po dito sa loob ng ating park. Ang pagbebenta po ng mga kung ano-anong bagay at mga services, hindi rin po namin ina-allow since we have concessionaires area po sa loob po ng park. And then yung solicitation, hindi rin po namin siya pinapayagan, sir. Okay. Para din syempre so for the safety of the clients na mga kababayan din natin na bibisita sa inyong gardens ngayong undas. Ayun po. Panghuli na lang po, Ma'am Jocelyn, a final message or invitation sa lahat po ng ating mga kababayan na mag-suspend po ng undas, lalo na dyan sa Eternal Balagtas, Batangas. Go ahead, ma'am. Yes po, sa mga taga Batangas po dyan, mga Batanggenyo, magsisimula po ang ating overnight sa 31 po until November 2. Now, ang ating pong tent installation po will be allowing it on October 30 po. And then, ang roll down po niyan ay November 3 po. So, yun po. Sana po ay maging maingat po ang lahat sa mga kapaligiran po nila. And of course, since medyo bagyo pa, hintayin na lang po natin na humupa muna yung bagyo before po tayo mag-visit sa park po. And please take care of your family po. Siyempre, pag may mga maliliit na mga bata, we have to be responsible po dun sa safety and security po ng ating mga kapamilya po. Okay, Ma'am Jocelyn Buendia, maraming salamat po sa inyong oras at mag-ingat po kayo dyan sa may Batangas po, ma'am. Thank you, Sir Darrell. Yan po si Ms. Jocelyn Buendia ng Eternal Balagtas Batangas City Branch.